Huwag na napainom ng ano, no? Ng karak. Okay. Baka pumiyok eh. Okay, magbigay ng benefits, okay? Magbigay ng benefits kapag nasusunod natin yung food safety sa isang restaurant. Simula sa'yo. Satisfied customer. Okay, satisfied yung customer? Yung profit share. Ah? Loyal and confident customer. Okay, loyal and confident customer. Next? Good reputation. Good reputation. Okay, customer recommendation. Next? Operating cost under control. Okay, nakokontrol natin yung ano, yung mga wastages, yung nakokontrol natin yung operating. Hindi tayo nakapagtapon ng tapon. Chef? Profit, sir. Profit, okay. Pag nakokontrol natin yung tinatapon natin, nakoconvert ito sa profit. Nagiging kita siya. Next, ito, chef din. Legal compliance. No criminal prosecution. No criminal prosecution or civil lawsuit. Okay, hindi tayo nagkakaroon ng ano, ng alinlangan na baka mamaya may mag-complain na about sa food safety. And then next, pleasant working environment. Of course, maganda yan. Susunod? Healthy employees. Healthy employees kasi pinapalo natin yung food safety. Safe yung ating mga pagkain sa restaurant. Motivated employees. Motivated. Motivated ka ba sa trabaho mo? Yes. Motivated ka ba? Motivated tayo sa trabaho natin, okay? Better job security. Oh. Pag ang company natin is safe, safe din tayo kasi magtatrabaho. Nararamdaman nyo ba minsan yung ano yung ay naku, baka magkatanggalan sa amin kasi walang benta. Di ba? Yun lagi yung ano, yun lagi sinasabi, no? Pero pag may benta, safe ka. Tapos ginagawa mo naman yung trabaho, masipag ka. Unlike doon sa iba, sino ba tatanggalin? Yung pinaka-weakest. Hindi naman tatanggalin yung strong yan, eh. And the last one? Less employees. Less employees per vision required. Oo. Hindi na natin kailangang i-supervise yung employee natin kasi alam natin na alam niya yung food safety. Tama? Hindi na natin kailangan i-guide bawat isa, hindi mo na kailangan bantayan. Bigyan mo na siya ng ano ng karapatan o yung sarili niyang action kung kailangan na ba itong itapon, kailangan na ba itong palamigin, kailangan na itong story sa ano kung saan kung paano yung gagamitin. All right? Okay, ang susunod natin pag-usapan yung ano yung negative result naman kapag hindi natin ina-apply yung food safety. Okay? So, ngayon ano-ano, para tayong grade 1, ano? Ano-ano, mga bata, ano yung mga, kasi Pilipino naman tayo dito. Kasi nung pag ibang klase ko na may ibang lahi, talaga napapilitan mong English, kahit yung English ko, ano na, balubaloktot na eh. Okay, pero tuloy pa rin. Ay, napapamura na nga lang ako pag hindi ko nasabi yung English ko eh. Okay, ano yung mga, ano, mga negative result naman pag hindi natin in-apply yung food safety sa restaurant? Unang-una? Consumer complaint. Loss of customer. Yeah, nawawalan tayo ng customer o nagko-complain yung mga customer kasi expired o iba na yung lasa, iba na yung quality. Alright, next? Magkaroon ng court cases. Oo, nagkakaroon tayo ng court cases kasi nagko-complain na siya, no? Next? Loss of income. Loss of income. Pag nag-complain siya, hindi na maganda quality, wala na. Siyempre, alam nga ng pagbayaran mo pa yan. Nag-complain na nga, ang problema, pati yung ibang magagandang quality, nalilibre na rin. So, bawas na yung ano, yung income. And then, yung pang-apat? Increase insurance premium. Kailangan mo mag-ano ng insurance. Okay? Kasi nga, pag mas maraming mga incident na nangyayari, tinataasan nila yung insurance ng isang company. For example, parang sasakyan yan eh. Kapag ang bagong driver, bagong license, mas mataas ang insurance. Okay? Kapag ka nagkaka-accident ka pa na nasa history, mas mahal na yung insurance mo. Ganun din yan. Next? Loss profit. Court cases and bad publicity. Bad publicity. Kasi mas mabilis kumalat yung bad kaysa sa good. Okay? Mas mabilis, mas makakaalam ng chismis sa buhay mo kaysa sa good na mangyayari sa'yo. Parang si ano yan eh. Yung
yung kay Francis M. Oh, grabe, million agad ang views. Ano? Kasi chismis yun eh. Di ba? Pero kapag ano, pag ibang magagandang balita, ang tagal. Hindi masyadong pinapanood. Ang galing talaga ng Pilipinas. Ano? Maglabas ka ng chismis, million views ka kaagad. Okay? Next! Legal peace and possible lawsuit damages. Oo, nangyayari yan sa mga restaurant. Ano? Minsan, akala nila manghihingi lang ng kung ano, pero dahil nag-fine siya, magbabayad kayo ng fine. Next! Personal pain and suffering. Yan, pag nawala na tayo ng ano, nagsara na yung restaurant. Personal pain, suffering, wala tayong trabaho. Ano? Domino effect na yan. Awayin ka na ng asawa mo kasi wala ka ng trabaho. Ikaw na yung tagaluto sa bahay, tagalinis, tagalaba. Oh, wala na, hanggang away-away na kayong mag-asawa. Next, at pati asawa, nadamay sa food safety natin ngayon, ano? Next, ano pang kasalan? Hospitalization and death. Hospitalization and death, or even death, ano? Low employee moral. Mabunga-baba ang moral natin kasi parang yung company natin hindi sumusunod sa mga food safety. Tulad ng pag nakikita natin, alam natin mali, pero sige lang, walang problema. Parang mababa ang moral natin. So, okay. So, yun lang guys. See you next week.